Manatili po tayo nakatayo. Ating pumbuksan ang ating Biblia sa Unang Pedro chapter 4 verses 10 to 11. Mabasahin po natin to sa wikang Ingles at sa wikang Pilipino. 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Basahin po natin sa wikang Pilipino. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita, tayo po'y dumulog sa Panginoon. Ama naming Diyos, pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami ay tinipon ninyo at binigyan nyo kami ng pagkakataon na sama-samang manambahan sa inyo. Ang aming dalangin kung paanong naging katanggap-tanggap sa inyo ang mga papuring awitin at pasasalamat na aming inihandog sa inyo. Ngayon, pagpalain po ninyo ang inyong salita na aming pong pag-aaralan at pagsasaluhan. Hayaan ninyo na walang ibang maging dakilang tagapagturo, kundi ang kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo na siyang mangungusap sa bawat isa sa amin at magdadala sa bawat isa po sa amin sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng nakalulugod sa inyong kalooban. Gamitin niyo po lamang kong kasangkapan upang maipahayag sa aming kalagitnaan ang pangungusap na nagmumula po sa inyo. At andalayin ko, take full control even of our internet connection so that everyone who has joined us online will also receive the same blessing that you have intended for all of us to receive. Today, we give you all the glory, honor, praise, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Kagalakan po na makita muli ang bawat isa po sa atin at makasama natin ang ilan sa ating pong mga kapatid sa ating pong pananambahan ngayon. The reality of life is we all make choices. And each of them brings benefits and consequences in us. So, lahat po tayo nagpapasyang pumili. Pipili po tayo, halimbawa kanina pagkagising natin, nagpasya tayo kung tayo ba'y babango na o magpapainin pa ng konti sa ating higaan. Kasi medyo malamig, eh, di po ba? So, masarap bumiling-biling pa ng konti sa ating higaan. Kaya lang, napagtanto mo, kailangan palang magluto, kailangan palang ihanda yung pagkain ng mga bata. So, you have to make a decision, you have to make a choice that you have to get up. Kasi pagka nagpatumpik-tumpik ka, maaaring mangyari, ma-late ka sa pagpunta dito sa church. Even sa mga damit na isusuot po natin, ay meron po tayong pagpapasyang ginawa. In reality, marami po tayong major decisions, major choices na ginagawa sa ating buhay. At pag nagkamali po tayo sa mga bagay po na yan, maaaring habang buhay po natin ito, na ito po ay mag-suffer. Kahapon po ay may ikinasal ako at doon sa pagkakasal ko po, of course, pinaliwanag ko po katulad ng kasabihan nating mga Pilipino na ang kasalan ay hindi po tulad ng kaning isusubo na kapag ka napasok ka ay iluluwa mo. Because marriage is a covenant between man and a woman and between God. Kaya nga po ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 4 verses 10 to 12, parang ang kasalan po ay isang lubid na may tatlong pilipit sapagkat ang ikatlong lubid na nagpipilipit sa kanila ay wala pong iba kundi ang Diyos. Now, the reason why I'm sharing this to every one of us is because ang buhay po natin sa mundong ito, maikli lang. Ang sabi ng Bible sa Awit chapter 90 verse 10, ay buhay po natin ay aabot ng 70 to 80 years. At pagkatapos po nun ay
puno na po ng paghihirap. Yung mga nagkaedad po ng mahigit 80 anyos, salamat sa Panginoon sapagkat bonus na po yun ng Diyos. Kahapon po nagkikwentuhan po yung mag-iina ko at ang sabi po ng anak ko si Miko, hindi raw siya papayag na mamatay yung misis ko nang hindi 101 years old. Kasi ang gusto niya, makuha ng misis ko yung 1 million pesos. Kasi pag umabot ka ng 100 years old, makakakuha ka ng 100 million pesos. Eh, yun lang pala ang habol, di po ba? But kidding aside, ito po ang reality ng ating buhay. Habang tayo'y nabubuhay, meron po tayong pagkakataong maglingkod. The truth is, we all serve someone or somebody. And to whoever we serve reveals how we value ourselves. Lahat po tayo may pinaglilingkuran. Ito man ay tao, ito man ay trabaho, ito man ay negosyo, o ito man ay walang iba kundi ang Diyos. Pero yung paglilingkod na ginagawa natin, nagpapatunay kung sino o ano talaga ang pinahalagahan natin sa ating buhay. The truth is, time will come that everything in this world will pass away. Lahat ng bagay na nasa mundong ito. At ang katotohanan nga po, sa mga pangyayaring nagaganap ngayong huling panahon pong ito, nakikita na po natin that the world is already preparing its stage for the coming of the Antichrist. Ngayon, ito po ang challenge ko sa bawat isa sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako nananakot. Pero sigurado ko pong sinasabi sa bawat isa po sa inyo, talagang darating yung panahon na yon na tayo po ay papipiliin kung kanino po tayo maglilingkod. Eh kung ngayong may kalayaan po tayo, ayaw nating maglingkod sa Panginoon ng may buong katapatan, paano na kung meron pong hatol na ibibigay sa mga tao na hindi maglilingkod sa Antikristo kung hindi ang sasabihin nila paglilingkuran nila ang Diyos? Kasi sabi nga po sa Bible, ang mangyayari, papipiliin po ang tao. At pag hindi ka nagpatatak sa iyong kanang kamay o sa iyong noo, ikaw ay papatayin. That day would come. But ang panalangin ko, pag dumating yung panahon po na yun, lahat po tayo ay ma-rapture muna. Kasi yun po yung tanging paraan para maligtas tayo sa hatol ng Antikristo. So ulitin ko po, hindi ko po kayo tinatakot, pero totoong sinasabi ko na mangyayari ang mga bagay na ito. Because it is written in the Bible, our greatest privilege and honor is to serve the King of Kings and the Lord of Lords wholeheartedly. Totoo po ito. Ang pinakamainam na pribileyo na meron tayo at isang napakalaking karangalan ay ang paglingkuran po natin, ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Halimbawa po, tayo po ay ipatawag ng ating mayor dito sa kabanatuan. At pagkatapos, haharap ka sa kanya. Di po ba, isang napakalaking karangalan yun, haharap ka sa mayor at pagkatapos, habang kausap mo siya, baka na-starstruck ka pa. Baka habang ganun eh, talagang yumuyuko ka pa. Nabigyan po kami ng pagkakataon sa good news na tumanggap ng parangal. Lumuwas po kami sa Manila. At pagkatapos po ay dun sa Zoe TV 11, noong January 29 yata, February, lumuwas po kami ron. At pagkatapos po ay tumanggap po kami ng parangal. Noong naroon po kami, meron po dalawang staff na sabi, Pastor, pwede po ba kaming magpa-picture? Sabi ganun. Sa TV lang po namin kayo nakikita ngayon, personal na. Mas celebrity dating namin, di ba? So, parang nakakataba ng puso. Pero ito po yun eh. Kaya ako po ito kinikwento sa inyo. Paano kung bibigyan tayo ng pagkakataon, ang makatagpo po natin, ang mabigyan natin ng kaluguran, ay walang iba kundi ang Diyos. At ang tanging paraan para mangyari po yun ay sa pamamagitan ng paglilingkod po natin sa Kanya. Kaya nga si Joshua mismo, sa Joshua chapter 24 verse 15, sinabi niya, "Choose this day whom you will serve, but as for me and my family, we will serve the Lord." And this is my declaration for my own family, and this is also my declaration sa bawat isa po sa inyo. Kasi alam niyo mga kapatid, as the head of the family and being an entrusted shepherd in this church, ito ang gusto kong mangyari sa bawat isa po sa atin. Lahat po tayo magpagamit sa Panginoon. Kaya lang, hindi ko po hawak ang inyong kaisipan.
Hindi ko hawak ang inyong damdamin. Hindi ko hawak ang inyong pagkatao. I am only here to challenge every one of you. Kahit po ang aking mga anak, even though sinasabi ko sa kanila na maglingkod sila sa Panginoon, pero pag dumating sila sa hustong gulang ng kanilang pagpapasya at pag-iisip, hindi ko po pwedeng ipilit yun sa kanila. But this is my declaration. Bakit po? Because there is power in every word that I declare. Proverbs 18:21 says, life and death are in the power of the tongue. So even though I declare this and I make a decree for me and my family to serve the Lord, pero time will come, sila po ang magpapasya po nun. But I challenge every one of us today, let us serve the Lord. Bakit po? Because ang sabi po ng Bible, we cannot serve two masters at the same time. Either we serve God or we serve money. Pero we can serve God by giving Him money. Yung iba po kasi, kaya ayaw maglingkod sa Panginoon, nakala nila mawawalan sila ng mga bagay sa mundong ito. Pero ang totoo, hindi po eh. Walang naglingkod sa Diyos na nalugi. Walang naglingkod sa Panginoon na naghihirap. Sabi nga ni Anne Graham, yung anak ni Billy Graham, walang naglingkod sa Diyos na naghihirap. Totoo po yan. Bakit? Ibig sabihin, pag naglingkod ka sa Diyos na naghihirap ka, pinahirapan ka ng Diyos mo. Pero ang lahat na naglingkod sa Diyos, guminhawa ang buhay, maaring materially, hindi ganun kaginhawa ang buhay mo, pero meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang kasiguraduhan sa iyong puso. Kaya lang, it works both ways. Bakit ko po sinasabing it works both ways? Sapagkat hindi po papayag ang Diyos na habang tayo naglilingkod sa Kanya, wala po tayong pambayad ng kuryente, wala tayong pambayad ng tubig, wala tayong pambayad ng tuition fee ng ating mga anak, na hindi natin mabili yung gusto po natin pagkain. Bakit? Because the God that we serve is an abundant God, Diyos ng kasaganaan. So, tingnan nga po ninyo mga katabi nyo. Okay? Di po ba mas nag-improve sila ngayon kaysa dati? Di ba mas mukha silang mayaman ngayon kaysa dati? Tama ba yun? Parang ayaw nyo maniwala. Parang nalulugod ba kayo pag naghihirap kayo? Itong problema po kasi sa maraming Kristiyano eh. Nung hindi mananampalataya, kung pumorma, kala mo mayaman. Nung naging mananampalataya, ayaw nang pumormang mayaman kasi mauutangan siya ng kapatid niya sa pananampalataya. Huwag po ganun. Okay? Ipinakikita lang po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Kaya lang, pagka tayo pinagpala ng Diyos, huwag natin itaas yung antas ng ating pamumuhay. Ang itaas po natin ay yung antas ng ating pong pagkakaloob para sa Panginoon. Pagkakaloob para sa mga taong nangangailangan. Because the reason why God blesses us is in order for every one of us to be a channel of His blessing in order for people to come into the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, what are the importance of serving God? Anong kahalagahan ng paglilingkod po sa Diyos? Unang-una, it was God who declared it. Sinabi mismo ng Diyos. Ang sabi ng Exodus chapter 9 verse 1, then the Lord said to Moses, go into Pharaoh and say to him, thus says the Lord, the God of the Hebrews, let my people go that they may serve me. Okay? Pastor, sa Old Testament sinabi yan, sinabi ng Diyos yan sa Old Testament, sapagkat ang mga Hebrews ng Diyos, palayaan ay ang magiging palayaan, nagsasampalataya sa ating Panginoon na kinikilala ni Abraham na isang Panginoon na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa bawat isa po sa atin. Yun din yung pinananampalatayanan natin. At ang sabi po ng Bible, tayo ay itinuring na kabilang ng mga anak ng Diyos. So, saan ba tayo pinalaya ng Panginoon? Pinalaya tayo ng Panginoon sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ano yung Ehipto? Egypt symbolizes the things of this world. The worldly pleasures, the lust of the eyes, the pride of life. That symbolizes Egypt. So, sinasabi ng Panginoon sa kay Moises, sabihin daw niya kay Pharaoh, let my people go that they may serve me. Lahat tayo na kumilala tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay pinalaya na, legally speaking, ng ating Panginoon sa anumang pagkakaalipin. Kaya lang, yung realization nun, yung pagsasakatuparan ng pagpapalaya ng Diyos sa atin, tayo po ang gagawa nun. Kasi parang ganito po yan eh.
ikikwento ko po sa inyo, at maraming beses na ito po ay nabigyan ko na ng illustration. Di po ba kayo nagtataka sa isang circus, okay? Sa isang palabas, merong isang napakalaking elepante na kung saan pagka inihampas po yung latigo, ay yung elepante po na yun ay tatayo, itataas ang kanyang ilong, o di kaya naman sasayaw yung elepante na yun, o di kaya naman gagawa siya ng isang bagay na ang mga tao ay natutuwa, nagpapalakpakan. Di po ba kayo nagtataka kung bakit ang isang leon na king of the jungle sa pamamagitan lang ng isang latigo ay tumatalon po yung leon sa isang ring of fire at pagkatapos yung leon po na yun aatungal pero hindi po niya kinakain yung may hawak po nung latigo na yun. It's because for the simple reason. Bata pa siya, kinundisyon na ang kanyang isip na siya ay gagawa ng isang bagay every time na siya ay lalatiguhin. So bata pa siya, kinundisyon na ang kanyang isip na alipin siya nung kanyang master. At ang totoo, every time na gagawa siya ng isang bagay na gusto niya para sa kanyang sarili, hinahagupit siya. Kaya nakalakihan po niya yung ganong uri po ng kaisipan. At ganyan ang ginawa sa atin ng kalaban. Nakalakihan po natin na tayo ay alipin ng pagnanasa ng laman, alipin po ng bisyo, alipin ng kahihiyan. Kaya yung iba, wala po silang self-confidence, easily intimidated sila. Yung iba po, wala po silang self-esteem because that's what the enemy has already instored in our mind. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Nung dumating siya sa ating buhay, first time na makapakinig natin ng salita ng Panginoon, second time, nagkaroon tayo ng pag-asa, third time, maaaring na-convict po tayo at nagsuko na tayo ng ating sarili sa Panginoon. But it takes a process in order for every one of us to truly experience the abundant life that God wants to give to every one of us. Why? Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon sa Roma chapter 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, renew your mind. Baguhin na raw po natin ang takbo ng ating pag-iisip para na sa ganon malaman natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, mga kapatid, tama tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Tama na siya na ang Panginoon at tagapagligtas natin at may assurance tayo na one day, pupunta po tayo kung saan naroon ang ating Panginoon at ma-enjoy po natin ang ating buhay kasama siya. Kaya lang ang reality ng buhay, habang nandito tayo sa mundong ito, pwede rin po nating ma-experience yun. Halimbawa, ako po, I came to know the Lord Jesus Christ in the year 1991. Okay? So ngayon po ay 33 years na po akong Christian. Okay? Kasi February 18, 1991 ako makakilala sa Panginoon. So kahapon, was may 33rd year ng pagiging mananampalataya. Hindi po naging madali yun. Ang totoo, marami pang panahon na lumipas at year 2003, nung ako po ay ma-ordain bilang isang pastor. Kaya I will be celebrating my 20th year as a pastor this year, okay? By June this year. And I challenge every one of you to honor God sa buhay ko po. Ba't ko po sinasabi yun? Kasi hindi po madaling magpastor. Marami po akong challenges na kinaharap and it came to the point na kahit sarili ko pong pamilya, kahapon na lang eh. Okay, so nung umagang maga, meron po akong kasal, umuwi po ako, hindi na po ako kumain doon sa lugar kung saan ko po kinasal. Pagkatapos umuwi po ako ng tanghalian para makasama ko naman po yung pamilya ko sa tanghali. Pagkatapos sabi ko, idlip lang ako kasi alas tres meron po akong dedication ng business. Pagkatapos po noon, umalis po ako kagad dahil alas 5, meron po akong mediation sa isang counseling. So, pero every time na uuwi ako, sasabihin sa akin ng mga anak, Daddy, alis ka na naman. Daddy, alis ka na naman. Mamaya, alis na naman ako. Kasi pagkatapos ito, pupunta po ako ng Baliwag. May dedication po ako. So, kayo kaya lumagay sa katatayuan ko. Gugustuhin nyo ba? Buti na lang, di ba? Hindi na mahalata na napapahagod ako. Napapahagod po ba ako? Hindi. Di ba? Ang totoo, mga kapatid, bilang tao, mahirap. Pero ang kagalakan ng Diyos ang nagsisilbing kalakasan. Bakit? Because naintindihan ko. Nilikha ako ng Diyos, tinawag ako ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At ang totoo, hindi lang ako, lahat tayo tinawag ng Diyos. God has declared every one of us to serve Him. Now, the challenge is, are you willing to serve the Lord? Mamaya, sasagutin po natin yan. Pangalawa, the importance of serving God.
God has demanded it. Okay? Ibig sabihin, gusto ng Diyos na paglingkuran po natin siya. Noong una, sinabi niya na dapat maglingkod tayo sa Kanya. Ngayon, gusto ng Diyos. He has demanded it. Sabi ng Exodus 23:25, "You shall serve the Lord your God, and I will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you." So, dito natin makikita, ang lahat ng naglilingkod sa Panginoon, ng may buong puso, ng may buong kapakumbabaan, ng may buong kagalakan, ilalayo sila ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Ilalayo sila ng Panginoon sa anumang pagkalugi. Pagpapalain ng Panginoon. Imagine, "I will bless your bread and your water." Yung mga necessities ng ating buhay, hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon doon. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Sa Philippians 4:19, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus." So, nag-iisip kayo, paano na yung bayarin ko? Nag-iisip kayo, paano ko matutulungan yung kapatid ko na nangangailangan ng pambili ng kanyang gamot? Nag-iisip kayo, paano yung anak ko kung siya'y mag-aasawa? Anong itutulong ko sa kanya? Nag-iisip kayo, paano yung pambili ko ng sarili kong gamot? Ano nyo kapatid? Salang sagot yan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon. And later we will discuss ang kaparaanan ng pagpapagamit natin sa Panginoon. Because if God has demanded it, meaning to say, there is a blessing when we comply sa demand ng Diyos sa ating pong buhay. Pangatlo at panghuli, God designed us to serve like Him. Nilikha tayo ng Diyos na meron tayong kapasidad na maglingkod kagaya niya. Sabi ng Mateo 20:28, "Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." If Jesus Himself came to serve others and to give His life as a ransom for many, who are we na mga tumanggap at kumilala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Bakit hindi natin siya paglilingkuran? Ang totoo, ganito lang po kasimple yan. Natatandaan po ninyo, nung meron pong lumapit sa Panginoon na isang babae at ang ginawa po niya ay binuhusan ng pabango ang Panginoon at hinugasan po ng kanyang sariling luha ang mga paa ng ating Panginoon at pagkatapos po, pinunasan po niya yon ng sarili niyang buhok. Nagbulong-bulungan yung mga tao na nasa paligid. At ang sabi ng mga tao na nasa paligid, yung mga Pariseo, mga Saduceo, hindi nakikilala ni Jesus ang babaeng yan. Ang babaeng yan ay isang makasalanan sapagkat kinikilala yung babae po na yon na, kaya nga po nauso yung kantang si Magdalena, ang babaeng mababa ang lipad. Sapagkat she was identified as to being a prostitute. Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, siya na pinatawad ng lubos sa kanyang pagkakasala, ang siya ring magmahal ng lubusan. Tayo po ba? Napatawad ba tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pagkakamali, sa lahat ng ating pong mga pagkukulang, pagkakasala sa Kanya? Paano po natin ito sinusuklian? Kasi kung yung mga tao na mabibigat ng kasalanan, kapag sila'y pinatawad ng Diyos, handa silang magpagamit sa Panginoon. Bakit tayo? Hindi ba tayo handa magpagamit sa Panginoon? There was also an instance, nananalangin po yung isang publikano, tax collector sa loob ng templo, dinadagukan ng kanyang dibdib at hindi makatingala sa Diyos. At ang sinasabi po nung tax collector na yon, "Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan." Pero sa di kalayuan, nananalangin naman po yung isang Pariseo at tinitignan po niya yung tax collector at sinasabi niya, "Panginoon, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako katulad nitong tao na to na isang makasalanan." Sino sa kanila ang pinakinggan ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, none of us, wala ni isa man sa atin ang karapat dapat maglingkod sa Diyos. Pero lahat po tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Eh baka sabihin niyo, paano ko maglilingkod sa Kanya? Eh isa akong teacher, paano ko maglilingkod sa Kanya? Ordinaryo lang ako nagtitinda, paano ko maglilingkod sa Kanya? Eh housewife lang ako. Maraming paraan ng paglilingkod and later I will discuss that. What does God require of us? Either we serve Him wholeheartedly or none at all. There is no middle ground. Ito po ang realidad. Kalooban ng Diyos na paglingkuran natin siya, pero ang paraan ng paglilingkod natin ay dapat buong puso. Anong sabi ng Revelation chapter 3? "Dahil malahing hininga ka, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita." Kasi
kung tayo ay nagdesisyon na maglilingkod sa Panginoon, dapat gawin natin yon with all our might. Dapat gawin natin yon ng buong puso po natin. Kasi pansinin niyo po ito. Halimbawa, si Architect John Ray, okay, meron siyang tauhan. Nagpapasweldo siya. Pero ang trabaho ng kanyang tauhan, pag pumukpok ng pako, bumaon, pero hindi buo yung pagkabaon. Kalahati lang ng pako ang pagkabaon. At the end of the day, pag tinignan po ni Architect John Ray yun, sasabihin niya ba doon sa tao niya, kalahati lang ang bayad sa'yo ah. Kasi kalahati lang yung ibinaon mong pako eh. Ganun po ba? Hindi. At the end of the day, buo yung bayad eh. Kaya lang may expectation siya. Bilang isang arkitekto, bilang isang contractor, na yung kanyang pinagagawa ay dapat maayos ang gawa sapagkat handa siya magpasweldo ng buo. Kayo na nagpapagawa. Okay? Kapag nasiraan yung sasakyan, okay? Na-flat tire kayo, pagkatapos hinanginan, pero hindi ikinabit yung gulong ng sasakyan nyo, anong mangyayari? Di ba wala sa ayos? Pero expectation mo, dahil buo yung ibabayad mo sa kanya, dapat buo din yung serbisyo. Parang ganito yan eh. Ang kaligtasan po bang ibinigay ng Panginoon sa atin, 50-50 lang? O buo? Tanungin ko po kayo. Maging kayo, nakasama namin online. 50-50 lang bang kaligtasan natin? Yung isang paa ba natin, ligtas? Yung kalahating katawan ba natin, nasa langit? Yung kalahati, nasa impyerno? Hindi. When Jesus died on the cross, He gave His very all for every one of us to be saved. Now, if God demands that every one of us should serve Him wholeheartedly, then dapat 100% yung paglilingkod na ginagawa natin. Kaya lang ito ang problema. Di po lahat tayo wholehearted ang paglilingkod sa Kanya. Eh, Pastor, kapapanganak ko lang. Eh, Pastor, kabibili ko lang ng kalabaw. Eh, Pastor, kapapanganak lang po nung alaga akong baboy. Okay. Lahat naman tayo may dahilan eh. Pero kung paano kaya ganito gawin ng Panginoon? Ah, okay. Kapapanganak mo lang. Diyan ka na lang. Alagaan mo na lang yung anak mo. Ah, okay. Kabibili mo lang ng bagong kalabaw. Magsama kayo ng kalabaw mo na si Kulas hanggang sa lublubat. Ah, okay. Okay? So, kapapanganak lang ng alaga mong baboy. Magkaroon kaya yan ng foot and mouth disease. May aalagaan ka pa kaya? Pero ang kabutihan ng Diyos, hindi niya ginagawa yun eh. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para ma-realize natin. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi sapilitan, kung hindi po kusang loob. Ngayon, magpasya po tayo. Maglilingkod ba tayo na tayo ay kusang loob o napipilitan lamang? Because servanthood is the culture of the kingdom of God. Ang paglilingkod, kultura po ito sa kaharian ng Diyos. Tayo mga Pilipino, kilala po tayo bilang mga hospitable na tao. Ang totoo nga po, kulang na lang eh. Pati po yung sarili natin, tuwalya, ibigay po natin sa mga bisita natin. Marami po, ako inabutan ko po yun eh. Yung pagka po may bisitang importanteng tao, lahat ng mga mamahaling kubyertos, mga nakatago sa cabinet, ilalabas po yun, di ba? Parang ako lang ang naka-experience nun. Parang hindi nyo na-experience. Pero nung pagka kami lang, okay, blend 45 na baso. Ganun lang po yun. Iinuman mo. O di kaya naman, eh, mga kubyertos na yung pagka itinapon mo, itinusok mo, nababali. Ganun lang po yun eh. Pero pagka mamahali na tao, talaga naman yung mga porselana na galing China, ilalabas po yun. China cabinet pa, di ba? Pero, alam nyo mga kapatid, if God gave His very best to every one of us, then we must serve God with all of our heart. Why? Because God gave everything for us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 20, verses 25 to 27. But Jesus called them to Him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be first among you must be your slave." Dito raw po sa mundo, ang paraan ng pagiging dakila ay kapag ka ikaw ay maraming tagapaglingkod. Okay? Halimbawa, darating ka, merong tagabukas ng pinto mo, merong tagapayong sa'yo, at habang naglalakad ka, merong nagpupunas ng iyong sapatos. Ibig sabihin, ikaw ay dakila o ikaw ay isang personalidad. Ikaw ay isang tao na dignidad na kinikilala sa mundong ito. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi po ganun. Ang pinakadakila, ang pinakakinikilala ng Diyos na pinaka
great servant ay yung mga marunong maglingkod sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon. Bakit po ganun? Because tulad ng binasa natin kanina, if Jesus came to serve and to give His life as a ransom to many, tayo rin po ay tinatawag ng Panginoon para magsilbing tagapaglingkod sa tao sa dito po sa mundong ito. Now, let's come to the heart of the message. How to accelerate your service to the Lord? Paano po natin mapabibilis ang paraan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon? Sa talatang binasa po natin sa 1 Pedro chapter 4 verse 10, ito po ang sinasabi. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Be a good servant. Yun lang po. Maging mabuting katiwala po tayo. Hindi yung kumikilos lang tayo kapag parating na po yung boss natin. Hindi yung naglilingkod lang tayo kapag kailangan. Hindi yung nagbabasa lang tayo ng salita ng Panginoon kapag naka-assign tayo na magturo. Hindi po ganun. Sabi rito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin natin ang lahat ng kakayahang tinanggap po natin para sa ipapakinabang ng iba. Alam niyo mga kapatid, lahat po tayo pinagkalooban ng Diyos ng kaloob. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healings by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. So, to simplify it, ganito lang po yan. There are 9 spiritual gifts. 1, the word of wisdom. 2, the word of knowledge. 3, the discerning of spirits. 4, the gift of faith. 5, gift of healings. 6, gift of working of miracles. 7, gift of tongues. 8, gift of interpretation of tongues. And 9, gift of prophecy. Asan po dito yung pagtugtog? Asan po dito yung pagpipreach ng salita ng Panginoon? Asan po dito yung pag-awit? Wala. Because those things are considered minimal by the Word of God. Pero yung kinikilala na kaloob ng Diyos talaga sa bawat isa sa atin na hindi natin pinagsisikapan na magamit para sa paglilingkod natin sa Kanya, eto po lahat yun eh. Now, to better understand it, ginawan ko po ng column. The gift of revelation, which is the word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirits. The gifts of power, which is the gift of faith, gifts of healing, working of miracles. And the gifts of speaking in tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Tayo po kasi ang pipili nito. Hihilingin natin to sa Panginoon para maging kagamit-gamit tayo sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa ikakapakinabang ng iba. Mind you, marami po sa atin, kontento na natagapakinig lang ng salita na, uy, na-bless ako, Pastor. Sa sinabi mo, kahapon nag-dedicate po ako. Sabi nung kaibigan ko, Pastor, na-bless ako. Pwede ba mahingi ko yung teaching mo? Yun na lang ituturo ko bukas. Pwede binigay ko po. Alam nga naman, ipagkait ko po yun. Galing sa Panginoon yun. Hindi binigay ko po. Di may message na siya ngayon, di ba? Pero sino nag-aral? Ako. Sino nagpakahirap? Ako. Ihahain niya na lang. Diba? Pero hindi ko po inaangkin yun para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya lang eto yun. Most of us, ang gusto lang natin, tumugtog, umawit, gusto natin makita ng mga tao, nabibless na tayo pag yung mga tao, pag sinabi natin, itaas natin ang ating mga kamay, itaas naman sila ng kamay. Umawit tayo sa Panginoon, aawit naman sila. Okay? Tapos sasabihin, handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Wala naman sumasagot. Kaya nahirapan si Brother Romel, lumalabas na yung litid niya eh. Diba? Wag na natin tinatanong. I-command na natin yung mga tao. Taas natin ating mga kamay, magpuri tayo at sumayaw tayo sa Panginoon. Kasi susunod po yun eh. Wag na kayo nagtatanong sa tao. Yung mga tao ayaw naman talaga sumunod on their own. Ang totoo, ayaw natin maglingkod sa Panginoon on our own eh. But it takes the grace of God, the convicting power of the Holy Spirit, in order for us to be motivated in serving the Lord. That's why this message is for every one of us. Why? Kahit ako mismo, in the natural, ayoko po eh.
Pero nakikita ko, habang ginagampanan ko po yung tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, habang ginagawa ko yung gift na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, nahahasa ako, nasha-sharpen ako. And every time na ginagawa ko po yun, tao nagsasabi, hindi ko sinasabi, oh, na-bless ka ba? Na-bless ka ba? Meron ko ba natutunan? Hindi ko po sinasabing gano'n. Because the people will be the one to testify na sila ay napagpala ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa po sa atin na nagpapagamit sa Diyos. Why? Because we are God's servant. Alipin lang po tayo ng Diyos na nagpapagamit sa Kanya. So, ang dapat mapapurihan ay walang iba kundi ang Diyos. Kung yung mga politiko eh, kapag ka po sila po ay nagkakatipon, okay? Lahat ng tumatayo, okay? Binibigay ang pasasalamat, binibigay ang papuri doon sa pinakamataas na kapwa nila politiko. Kasi syempre, may kanya-kanyang kaalyado po yan. E tayo po lahat mga kapatid, dapat ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian at karangalan because kaya natin nagagawa ang lahat ng bagay dahil po sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, I challenge every one of you in your prayers. Humingi po tayo ng Panginoon, sa Panginoon ng kaloob na siya lang ang makapagbibigay sa atin. Hingi tayo ng word of wisdom. Ano po ba yung word of wisdom? It is an appropriate word in a specific situation na nagiging katugunan sa pangangailangan noong sandali po na yun. Halimbawa, you'll be making a decision. Kukuha ka ba ng sasakyan o hindi? Ibebenta mo ba yung lupa o hindi? Hingi ka ng word of wisdom sa Panginoon. Tapos mayroong isang tao na ginamit ang Panginoon, nagpapunta sa'yo, biglang sasabihin sa'yo, ah, alam mo, Sister Sally, sabi sa akin ng Panginoon, eh, meron kayong pinagpe-pray. Huwag niyong gawin yan sapagkat hindi kalooban ng Panginoon. That is a word of wisdom. Why? Because you are already about to make a step, but then suddenly the Lord held you back from experiencing a disaster in your life. Pangalawa, what is the word of knowledge? Ito po yung appropriate na salita ng Panginoon na kung saan kinakailangan mo ng karunungan sa mga bagay na ginagawa mo. Halimbawa, hindi mo ma-solve. Lahat ng formula, ginamit mo na. Lahat ng measurement, ginamit mo na. And even analysis, ginamit mo na. But then suddenly, ipinakita sa iyo ng Panginoon, meron ko pa palang dapat na matutunan. That is a word of knowledge. Discerning of spirits. May dalawang nag-uusap, may dalawang nag-aaway. Pakikinggan mo sila. Okay? Kailangan magkaroon ka ng karunungan nagmumula sa Diyos para makita mo kung paano mo sila papagkakasunduin. Sapagkat lahat po tayo itinawag ng Panginoon para sa ipagkakasundo ng bawat isa. Power. Okay? The gift of faith. Why faith? Because not many of us are willing to make a step of faith na tayo po'y lumusong sa tubig at gumawa ng mga himala. Halimbawa, kung sasabihin ko po sa inyo, sa darating po na pasukan, magkakaroon po tayo ng community outreach program at ang gagawin po natin, mamimigay po tayo ng 200 hanggang 300 bags sa mga estudyante. And each bags cost 250 pesos. So kung yung 100 po nun, 25,000 pesos. Yung 200 po nun, 50,000. Yung 400 po nun, 100,000. In the natural, saan natin kukunin po yun? Yan po yung gift of faith eh. Ngayon pa lang, hilingin na natin sa Panginoon. Why? Kung paano natayo itong bahay-sambahan na to, na meron lang tayong 445,000 pesos na simula, pero naitayo to at natapos na may halagang 2.1 million pesos because I made a step of faith kasama ang bawat isa sa inyo. Hiniling natin sa Panginoon na sinimulan niya, tapusin niya. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Gifts of healing, hindi po ito yung pagiging albularyo mo, no? Yung nagbumubulong-bulong ka habang hindi po ito. Kung hindi yung ikaw ay nagiging conduit ng Panginoon na every time na ipatong mo ang iyong kamay sa taong may sakit. Sabi ng Marcos 16:15, sa aking pangalan ipapatong mo yung kamay sa may sakit at sila'y gagaling. So, eh yun po yun. Hindi lahat ng tao may gifts of healing. Hindi rin po lahat ng tao may kakayanang gumawa ng himala. Pero pagka iyon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat po yan ine-exercise natin. Speaking in tongues. Pwede kang yandara labasa karabasindiri yande. Pwede naman ganun eh. Walang pinagkaiba yan doon sa ibang mga naglalatin, yung mga nagsasalita po, nagnonobena. Kaya lang ang tanong, kaya mo bang i-interpret ko ano yung sinasabi? Bakit? Because sa ganitong
kalipunan sa ganitong pagpupulo, kapag ka hindi na-interpret yung speaking in tongues, wala pong pagpapala yon. It doesn't benefit any. Pero kung ikaw mismo, in your own words, kapag ka ikaw ay nananalangin sa Panginoon, nag-speaking in tongues ka, nagsisilbing edification yon ng spiritual man mo. Actually, itong pag-aaral po na to is a topic in itself sa discipleship po natin. Kaya lang pahapyaw na binibigay ko. Gift of prophecy. Halimbawa, nagkikwentuhan po kami nung kaibigan kong pastor at sinasabi ko sa kanya nung nag-aaral ako sa Bible school, tatlong prophecy ang tinanggap ko. Unang-unang prophecy na tinanggap ko, sabi sa akin, para kang isang tasa na lumilipat sa iba't ibang platito sapagkat ang pagpapatunay ng simbolism na yon, ikaw ay pupunta sa iba't ibang bansa. Nangyari po yon because I was a missionary for 8.5 years and I have gone to the many different countries in the Southeast Asian region. Okay? Pangalawa na prophecy, sabi dun sa akin, you will be sitting in the tables of those who are in authority. In the natural, hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Bakit? Eh, kanino ba akong connected na tao na kilala sa lipunan? Wala naman akong connection eh. But then came the pandemic, came the opportunity. God made a way for me to be able to be a spiritual advisor ng ating mahal na governor. Yung ba ay kagagawan ko? Hindi. Kagagawan ng Diyos yun. But that was a prophecy given to me in the year 1994 when I was studying sa Bible school. Pangatlong prophecy, ang sabi sa akin, hindi ko pa makakalimutan eh. Sabi, I see a woman who is like a Miss Universe. Sabi ng ganun. And she will be your wife. O eh, di ba? Miss Universe ng buhay ko yung asawa ko. Di ba? So, ba't ko po yung sinasabi? Kasi lahat yun nangyari. But then marami pang prophecy. Kaugnayan. Now, yung mga bagay na yun, we hold it dear in our hearts kasi it pertains to us. But then came the opportunity for me, okay, to be one of God's instruments para sa ating pong lalawigan ng Nueva Ecija. And every time na ako po'y tumatayo, every time na nire-represent ko po ang ating Panginoon, I am making a declaration for our province and for our country. Why? Sapagkat ito ng kalooban ng Panginoon. Matatapos na po tayo, dalawa na lang. Pangalawa, how to accelerate your service to the Lord. Be a servant of all. Sabi ng Mateo 20:25-27, dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na mga pinuno ng mga Hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Be a servant of all. Meaning to say, hindi tayo katulong, hindi tayo alipin ng lahat, kundi handa tayong maglingkod sa lahat. Ang reality po ng buhay, maglilingkod lang tayo kung meron po tayong pakinabang. Mananatili ka ba sa trabaho mo kung hindi ka na pinapasweldo? Para ka naman sira nun, di ba? Sagot mo yung sarili mong pagkain, pero pumapasok ka sa trabaho, abunado ka pa. Pero hindi yun eh. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23-24, mga alipin, maglingkod kayo ng may buong katapatan, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. At ang Diyos na nakakita ng mabuting bagay na inyong ginagawa, ang siyang magbibigay gantimpala sa inyo. So yun yung pangalawa, to accelerate our service to the Lord, be willing to be a servant of all. Na ibig sabihin, handa po tayong maglingkod, hindi lang sa Diyos, kundi maglingkod sa isa't isa. Pansinin po ninyo, ano sabi ng Mateo chapter 10 verses 41-42? Sabi ng Bible, sino mang magbigay ng isang basong malamig na tubig sa kanyang mga lingkod ay tatanggap ng gantimpala. Maliwanag po yun, di ba? Hindi lang basta isang basong tubig, kundi malinaw ng sinabi, isang basong malamig na tubig. Kasi even then, alam natin mga kapatid, hindi po lahat ng tao handa pong mag-extra effort para magsilbing pagpapala. Pero dito po sa gawain ito, how I pray that all of us would be willing. Halimbawa, mamaya, pagkatapos po natin, si uwi na po tayo, alam nyo naman, wala naman tayong janitor dito sa church. Alam nyo rin naman na wala rin po tayong full-time staff dito sa church. So, paano tayo maglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng isa't isa? Yung ating inupuan, kapag natapos na yung gawain, tayo na mismo magsalansan.
Okay? So dumating tayo dito sa church na malinis yung church, alis tayo. Kung meron kayo nakitang balat ng candy dyan, kayo na mismo ang pumulot nun. Kayo na mismo magtapon sa basurahan. Kasi wala naman ibang naglilingkod po rito. Ito po ay gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa bawat isa po sa atin. Practical side, lahat tayo nagsisilbing pagpapala sa isa't isa. Pumasok ka sa CR, nakita mong bukas yung gripo, tumutulo yung gripo. Anong dapat mong gawin? Isara mo man lang yon. Nakita mong basa yung tiles, kumuha ka ng map, andyan lang naman yung map. Punasan mo. Hindi yung pumasok ka ron at iniwan mo ng marumi. Ganyan po yung sinasabi nito, yung practical application nito sa buhay natin. Hindi natin ginagawa yon kasi gusto nating maging goody-goody, ginagawa natin yon kasi gusto nating maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Great occasions for serving God come seldom, but little ones surround us daily. Yun lang magbukas ka ng pinto sa isang tao na may daladalang maraming bagay, isang pagpapala na yon, isang paglilingkod na yon. At kung ginagawa mo yon para maluwalhati ang Diyos ang magbibigay gantimpala sa iyo. Pangatlo at panghuli, dito na po tayo magtatapos. Be a faithful servant. Maging tapat daw po tayo na alipin ng ating Panginoon. Sabi ng Mateo 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ganyan din po sinabi niya sa pinagkatiwalaan ng 2,000 pera, 2,000 salapi. Pero doon sa pinagkatiwalaan ng 1,000 lang, ang ginawa po ng tao, sa takot po niya, ibinaon po niya yung pera at hindi po niya ginamit. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging tapat ay isa sa katangian ng Diyos na ine-expect niya na makuha po natin sa ating buhay. Bakit po ine-expect ng Panginoon? Kasi kung totoong tayo nakipag-isa kay Kristo, ginawa niya po tayong bagong nilalang. The image and likeness of the Lord Jesus Christ is already upon every one of us. So, dapat maging tapat din po tayo. Halimbawa na lang, tapat lang ba ako sa asawa ko kapag kakasama ko siya? Kahit hindi ko siya kasama, tapat po ako. Kasi hindi naman siya ang pinakasalan ko lang eh. Pinakasalan ko rin ang Diyos nung kami ay magpakasal. Sapagkat tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, para kaming isang kordon na tatlo ang lubid na pilipit. Now, tingnan po natin ngayon. Ano bang mapapala natin pag naglingkod tayo sa Panginoon? Sabi ng 1 Corinto chapter 3 verses 13 to 15, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Our service to the Lord is likened to 6 things, 6 na bagay. Ano yun? The first 3 things is about the precious stone. The gold, silver, and precious stone. So, mababasa niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 3 sa mga naunang verses. So, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo nag-grumble. Okay? Hindi tayo nag-complain. Hindi po tayo naninitsit habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Pwede po na kahit dumaan sa apoy yung paglilingkod natin, manatili po yung gantimpala ng Diyos sa atin. Kasi ginawa po natin yon ng may kagalakan sa ating puso. Ginawa natin yon ng may kabutihang kalooban. Ginawa natin yon ng may buong katapatan. Pero, kung naglilingkod ka sa Panginoon, halimbawa, napagalitan ka ni Pastor, di ba? Kasi yung pastor dito, nagagalit eh. Okay? Lalo na pagka hindi nagagawa yung trabaho na dapat ipagawa. So talagang masisita ka. Eh, habang naglilingkod ka, Lord, alam niyo naman, handa naman ako maglingkod sa inyo. Pero sa mahal loob ko, pinagalitan ako ni Pastor. Eh Lord, kayo na po bahala kay Pastor. Okay? Kayo na bahala magdisiplina kay Pastor. Kasi alam niyo naman ang puso ko. Okay? Sabi na ng Bible, 3 bagay din po yun. Wood, hay, and stubble. Naglilingkod tayo sa Panginoon, pero dadaan sa apoy yun. Sa 6 na elemento po na yun, pag dumaan sa apoy, alin ang mananatili? Gold, silver, and precious stone, o wood, hay, and stubble. Siyempre, pag dumaan sa apoy, yung gold, silver, and precious stone, lalo pong kikinang yon.
Kasi maaalis yung impurities. Pero yung wood, hay, and stubble, pag dumaan sa apoy, eh baka wala pang 5 segundo, sunog lahat po yun. Ano sabi ng Bible? Sabi rito, gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang apoy, para siyang nagdaan sa apoy. Maglilingkod na rin lang tayo eh. Maglingkod na tayo ng buong puso. Maglilingkod na rin lang tayo. Maglingkod na tayo ng buong buhay. Maglilingkod na rin lang tayo. Sa Panginoon naman tayo maglilingkod, hindi sa tao eh. At kung tayo maglilingkod sa Panginoon, may gantimpala po ang Diyos. Our service to the Lord, number one, is recorded. It is remembered. It is revealed. And it will be rewarded. Why? Because 1 Corinthians chapter 15, verse 58 says, ito po ang sabi sa wikang Pilipino, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. All of us will be rewarded. Kung ginawa natin yun na may buong katapatan, we can be sure that our service to God will be rewarded. Kung nagkaloob tayo sa Panginoon ng may buong kapakumbabaan, we can be sure that God will give it back to us in a good measure, pressed down, shaken together, running over, sabi ng Lucas chapter 6 verse 38, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Every time na tayo nagbibigay, babalik niya yun sa atin, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Pero kung ginagawa natin yun half-heartedly, kalahati rin po yung blessing. Parang katulad ng advertisement ng pita, di ba? Kalahati lang yung ibinigay niya, kalahating kotse lang po yung dumating. Kaya hindi buo yung pagpapala ng Diyos sa atin eh. Kasi hindi buong-buo yung paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. Pero subukan niyo po, mga kapatid. Subukan niyo lang. And I challenge you to do it. Why? Because if you serve God with all of your heart, the Lord will reward you. Bakit po ako mahal ng misis ko? Ayaw tumingin sa akin? Kasi mahal na mahal ko po siya. Pero kung hindi ko po siya minahal ng totoo at hindi ko po siya minahal ng buong buo, eh hindi niya rin po ako mamahalin siguro. Alam nyo, bago pa natin mahalin ng Diyos, sabi ng Roma chapter 5, verse 8, habang tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Wala pa tayong ginagawa, minahal na tayo ng Diyos. And the only way for us to reciprocate that love of God is by serving Him wholeheartedly. Why? Because that is our expression of love. I end with this. Sabi po ni Rick Warren, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Anong larangan ka man naroon, anumang profesyon nandoon ka, gawin mo yan ng may buong pusong paglilingkod sa Diyos. Kasi pag ginawa mo yan ng may buong pusong paglilingkod sa Panginoon, Siya ang magbibigay gantimpala sa'yo. At pag ginantimpalan tayo ng Diyos, kahit kalaban, magugulat. Paano nangyari yun? Kasi walang pagpapala na nagmula sa Diyos na merong pwedeng pumigil. Lahat ng pagpapala na nagmumula sa Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang Kanyang ibibigay po sa bawat isa sa atin. In summary, sa ating pag-aaral, what are the importance of serving God? God declared it, God demanded it, and God designed us to serve Him. And how to accelerate our service to God? Be a good servant, be a servant of all, and be a faithful servant. Yan lang po, dyan lang po umikot ang ating pag-aaral. At ang dalayan ko sa Panginoon para sa bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng desire sa ating puso. Alam nyo, panalangin ko sa Panginoon, yung hindi na kayo kinakailangan pang sabihan, kung hindi kayo mismo, kusa kayo magsasabi, paano ba ako makakapaglingkod sa Panginoon? Papasalamat ako sa Panginoon. Si Sister Medi, kahit na siya po ay meron 3 anak, she made a choice to serve God, magpagamit sa Panginoon. Sister Day, ganun din. Kahit na siya po ay merong karamdaman, she made the choice na magpagamit sa Panginoon. Mga kasama po natin dito, they made the choice na magpagamit sa Panginoon. Eh kayo, kailan kayo magpapagamit sa Panginoon? Kailan kayo magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa umaga pong ito. Hilingin po natin sa Panginoon na siyang mangusap sa bawat isa po sa atin. In the 9 gifts of the Holy Spirit that is made available to
to all who believed in the Lord Jesus Christ, which of them do you desire na ibigay sa inyo ng Panginoon? We can also give our talents. We can also give our time to the Lord. We can also give our treasure to the Lord. But the bottom line of everything is, are you willing to serve the Lord with all of your heart? Panginoon, sa umaga pong ito, kilala ninyo ang bawat isa po sa amin. And I pray that the Holy Spirit would continue to speak to every one of us. I pray that the convicting power of the Holy Spirit would touch every person under the sound of my voice. And each one of us would be willing to serve you wholeheartedly. Hindi napipilitan lamang, kundi buong puso po na handang magpagamit sa inyo. Hindi dahil sinabi ko bilang pastor nila, hindi dahil sa kailangan lang po kaya kami magpapagamit, kundi na-realize po ng bawat isa sa amin na ang aming paglilingkod sa inyo ay paraan ng aming pagpapasalamat at paghahayag ng aming pagmamahal sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, kausapin po ninyo ang bawat isa po sa amin. And I pray out of this message, all of us would learn to offer our life to you as a living sacrifice, which is a reasonable way of worship to your holy name. I pray also in the name of Jesus, sino man po nangangailangan ng kagalingan, sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng katugunan sa kanilang pangangailangan, sino man ang nangangailangan ng restoration ng broken relationship, sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng kalayaan sa anumang umaalipin sa kanila, whether it be financial debt, whether it be cycle of defeat, whether it be, Panginoon, anumang bisyo na umaalipin sa kanila, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pinuputol ko po ito sa ugat at pinalalaya ko sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, sapagkat ang sabi ng iyong salita, the anointing breaks the yoke of every bondage sa buhay ng bawat isa sa amin. And so I pray, let your anointing break every bondage sa buhay po namin. And I pray in the name of Jesus that all of us would learn to serve you wholeheartedly. Salamat po, Panginoon. We give you praise, we give you glory, we give you honor. And I pray a prayer of blessing for your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name, and all of us will say, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos at samahan niyo po kami muli sa susunod po na linggo sa ating patuloy na pananambahan sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. God bless you all.